Good morning mga ka-Olwen. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano magpanatili ng isang malinis na aquarium for yung inyong water tank para hindi masyadong maging cloudy. So gagamit lang tayo ng filter dito. Step by step, tuturo ko sa inyo yung aking setup. So first, meron tayong water tank o yung ating aquarium na. So dito ang gamit ko ay yung 15 gallons na water tank. Next is meron tayong pang top filter, no? So ito yung ating lalagyanan ng mga medias. So ilalagay natin sa taas yung ating top filter, no? Medyo bandang likuran lang portion ng ating aquarium. Then next, meron ako ditong water pump, no? So ito ay 15 watts, no? Top filter or top filter natin, no? So ihigop siya ng tubig from the aquarium at iaangat papunta dun sa ating top filter. Okay, isi-set up ko lang yan dito sa may init. Syempre, yung bandang left side ng ating top filter, dun siya mismo mag-i-start. Dumalo yung tubig. Okay. So, ayan. Iset up ko lang. Dinagdagan ko na rin pala yan ng PVC para medyo may clearance. Hindi masyadong mababa. So, dito ko ilalagay yan sa first. Ayan. So, kapag nakaset up na yan, ang next natin dyan, eh, kailangan natin ng mga medias na. So, unang-una, ito yung lava rocks. Yung lava rocks, dito ko lalagay. Konting-konti lang ito. Yup, okay na. Nailagay na yung lava rocks, no? So, panatilihin natin na hindi yan na lalagpas dun sa tubig. Next naman is yung mga white rock or yung mga corals, no? So ito kahit saan makikita mo to, sa tabing dagat o kaya sa tabing hardware, mayroong mga white rock. Ayan. So ilalagay natin yan dun sa pangalawa. Ayan na. Next naman natin is yung ceramic rings, no? Ceramic rings dito sa pangatlo. So yan, nailagay na natin yung ceramic rings. Makakatulong din yan mag-purify ng water. Magiging malinis yan pag lapag ulit sa aquarium. So next natin is yung porous balls. Itong porous balls na to is magtutulong din siya, no? Eliminate yung mga chlorine. Ayan, meron na tayo dyan. Nailagay ko na yung mga medias. So, ang huli kong ilalagay na media is itong K1. Itong K1, pang filter. Nakakatulong to dun sa langsa. Natanggalin niya yung langsa ng tubig. So, ayan. Mainam yan. Siyempre, dun sa unahan, lalagyan ko na cloth filter. So, tela yan. So, ang gamit ko dyan is yung dati ko ng tela. Kasi, andyan yung mga good bacteria na kailangan ng ating mga fishes. So, next naman is yung sponge filter. Itong sponge filter, ito yung madalas pinapalitan, no? Kasi dyan nasasala yung mga extra na pagkain ng mga isda. So, kailangan talaga dyan pinapalitan. Siguro mga once a month. Yan din, once a month ka rin naman magpapalit ng tubig. Yung kalahating tubig lang naman ang papalitan mo dun. Kaya, itong setup ko na to is
less maintenance to para sa mga fishes ko. Yan, lalagyan natin ng tubig. So yan, meron na tayong tubig. Yan. So, syempre sa una, yung tubig natin, kung hindi kayo gagamit ng, kung galing sa gripo yan, kailangan matagalin, no? Hindi basta-basta ilalagay. So, ito naman yung maintaining tube. Nakakatulong to sa mga fishes, no? Developments of eggs and tatanggal ng fungus. So, cure lang natin yung tubig. So, for this 15-gallon tank, kailangan nito mga 1.5 teaspoon ng methylene blue. Importante to. Yan. So, kung 1.5 teaspoon na yan, hintayin lang natin siya mag-subside. So, pwede na rin natin naman i-on yung ating sump pump, no? Para at least ma-filter na siya o mag-circulate na yung tubig. Ayan. So, pinaganan natin yung pump, no? Ito yung tubig na hinihigop niya na yan. Umaandar na siya. Pagkahigop niya, una niyang ibabagsak dito sa first na tank. Then, dadalo yung tubig from the sponge, then the cloth, and then the lava rings. Magkaapaw niya sa lava rings, dadaloy naman ng tubig papunta rito sa white rocks and corals. Then dadaloy din naman siya dito sa ating ceramic rings. Pagkabagsak niya sa ceramic rings, no, agad-agad namang sasalain ng K1 media yung water, paangat ulit dun sa porous rings as a porous balls. Then after the porous balls, ibababa niya na yung tubig pabalik ulit sa water tank or sa inyong aquarium. Ayan. So nakakita tayo ng isang buong cycle, no? Paikot-ikot lang yan, paikot-ikot lang yan. Sasalain umaakit ng tubig, sasalain dyan, salang-sala dito, mafi-filter, matatanggal ang mga bad bacteria, and then balik ulit sa tank. So ayan, masayang-masaya na ulit ang mga fish, no? So sa mga goldfish na ganyan, keep it simple kasi gusto nila nung wala masyadong nakalagay sa tank nila para malinis din na. Okay, so thanks for watching. Kindly click the subscribe button and the bell button para po sa mga susunod na videos.